Sinimulan na ng Department of Health ngayong araw ang pagbibigay ng COVID-19 booster shot sa mga senior citizen at may comorbidities. Hindi na makikialam ang China sa paghahatid ng supplies ng mga sundalo na nakabase sa Ayung and Jol ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Eroplano ni na Senator Panfilo Lacson itinaboy ng Chinese Navy sa Pag-asa Island. Tumaas ang presyo ng baboy dahil pa rin sa kakulangan ng supply na epekto ng African swine fever ayon sa Department of Agriculture. Sumulat din ang kampo ng mga biktima ng War on Drugs ng Duterte Administration sa International Criminal Court upang hilingin na ituloy ang investigasyon sa kampanya ng pamahalaan kontra droga. At makikipagtulungan ang Philippine National Police sa PIDEA sa pag-iimbestiga sa presidential aspirant na umano'y gumagamit ng cocaine. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 22, 2021 at una sa mga balita ngayon tanghali. Hindi na makikialam ang China sa paghahatid ng supplies ng mga sundalo na nakabase sa Ayung and Jol. Ito umano ang tiniyak ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ayon sa kalihim, nagkausap sila ng Chinese envoy matapos harangin ng mga bangka ng China ang barko na magdadala ng supply sa mga sundalo. Iginiit din ang kalihim na walang karapatan ang China na hadlangan, pigilan o iharas ang ating mga bangka o barko na magdadala ng mga gamit sa detachment ng Pilipinas na nasa Ayungin. Noong Sabado naman, binalaan ng Chinese Navy ang eroplanong sinasakyan ni Senator Panfilo Lacson na nagtungo sa Pag-asa Island. Sa inilabas na video ng grupo ni na Senator Lacson, maririnig na pinapaalis sila sa area. Makikipagtulungan ang Philippine National Police sa pag-iimbestiga sa presidential aspirant na umano'y gumagamit ng cocaine. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, inatasan na niya ang Philippine National Police Drug Enforcement Group para makipag-ugnayan sa PIDEA. Para sa detalye ng ulat, my live report si Lea Ilagan. Lea, sa ngayon ay may nakuha na bang initial na information ng PNP kaugnay nito? Gaya nga ang sinasabi nitong si PNP Chief Police General Leonardo Carlos na na-verify na nila ang naturang impormasyon. Kaya nga't magsasanibwersa na ang Philippine National Police at ang Philippine Drug Enforcement Agency sa pag-iimbestiga sa sinasabing isang presidential aspirant na gumagamit ng cocaine. Ayon nga kaya General Carlos, nasimula na ng PDEG ang verification sa naturang impormasyon at nangangalap na lamang aniya sila ng ebidensya. Tumanggi din si Carlos na pangalanganan ang presidential aspirant at nais-aniya muna nilang makumpleto ang investigasyon. Wala namang ibinigay na time frame si Carlos sa PIDEG kaugnay ng gagawin nilang investigasyon. I leave it up to the PIDEG as the police unit tasked to do our operation against illegal drugs. So he can confer with the intelligence group, kung kailangan niya ng intelligence information, he can ask the DI, he can approach other agencies, he can approach Malacanang to be able to get this information. At the end of the day, may privilege, may presidential information yan. Ano? Mm-hmm. Ang effort namin is to be able to see, validate. After validation, pakita natin kung this is a subject, can be a subject for operation.
Nauna nang sinabi ng PDEA na magsasagawa din sila ng validation sa naturang impormasyon bago magsagawa ng operasyon. Kinumpirma din ni PDEA Director General Wilkins Villanueva na wala sa drug watch list ang presidential aspirant, ngunit marami-ani ang source ng intelligence report ang Pangulo. Kaugnay nito, hinikayat naman ang PNP at PDEA na sumailalim sa drug test ang mga kandidato para patunayan na malinis sila sa ipinagbabawal na gamot at mawala ang duda ng publiko. Aga, una na nga sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang event diyan sa Oriental Mindoro na mayroong presidential aspirant na gumagamit ng cocaine. Ngunit hindi naman ito pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Aga? Okay, Leia. So, konpirmado na itong presidential aspirant na ito ay gumagamit ng cocaine at nangangalap na lamang ang PNP ng ebidensya. Then what's the next plan of PNP, Leia, after na makakalap ng ebidensya patungkol dito sa presidential aspirant? Tama ka dyan, Aga, no? Base nga dyan sa press conference na isinagawa ni General Carlos kanina na validate na nila at ngayon ay nagsasagawa na lamang sila o nangangalap na lang sila ng mga karagdagan pang impormasyon at ebidensya. Usually, ang ginagawa ng PNP at ng PDEA kapag validated ng information ay nagsasagawa sila ng mga surveillance para maisagawa ang operasyon laban dito sa sinasabing presidential aspirant. Aga? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Hiniling ng grupong Free Legal Assistance Group of FLAG sa International Criminal Court o ICC na ituloy ang investigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas kaugnay sa war on drugs ng pamahalaan. Ang detalye, iahatid ni Dante Amento live. Dante, ano ang dahilan ng FLAG? Bakit gusto nilang alisin ang suspensyon sa pag-iimbestiga sa war on drugs ng Pilipinas? Magandang umaga, Ella. Ayon nga dito sa Free Legal Assistance Group na pinangungunahan ng human rights lawyer na si Attorney Chel Jocno, ang sinasabing iniimbestigahan ngayon ang pamahalaan ng mga kaso sa war on drugs ay katiting o maliit na bahagi lamang sa 12,000 hanggang 30,000 umanong napatay mula June 2016 hanggang March 16, 2019 ay 52 lang. Dito ang ni-review ng Department of Justice sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Hindi rin umano kasama sa iniimbestigahan ang mga namatay mula November 1, 2011 hanggang June 30, 2016 sa Davao City kung kailan mayor pa lamang ng lungsod si Pangulong Duterte. Hindi rin umano inilabas sa publiko ang resulta ng karagdagang 300 na nirepaso ng DOJ na war on drugs case folders. Hindi rin naniwala ang grupo na may ginawang investigasyon o iniimbestigahan ng DOJ dahil ang ginawa nila anila ay tiningnan lang ang mga dokumento na isinumite sa kanila ng PNP Internal Affairs Service o PNP IAS. Kailangan umano ang mabilis, epektibo, malalim at patas na investigasyon sa mga pangyayari na nagresulta sa pagkamatay ng mga sospek. Bigo din umano ang DOJ na tukuyin kung sino ang mga opisyal na nasa chain of command o may pananagutan din sa patayan na nangyari. Ela, noong November 10, 2021 ay sumulat ang Philippine Ambassador to the Netherlands na si Eduardo Malaya kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan na itigil muna ang investigasyon sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga dahil gumagana naman anya ang justice system sa bansa at may ginagawang investigasyon. At nitong nakaraang Biyernes nga ay inanunsyo ng ICC na pinagbigyan nito ang kahilingan ng Pilipinas. At sa isang pahayag, nanindigan din ang Malacanang sa pamamagitan ni Acting Presidential Spokesperson Secretary Carlo Nograles na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Inumpisahan na ngayong araw ng Department of Health at ng National Task Force Against COVID-19 ang pagbabakuna ng booster shot sa mga senior citizens. At mula sa Quezon City, nasa telepono si JP Nunez live.
JP, ilang senior citizens yung babakunahan ngayon at anong brand ng bakuna yung ibibigay sa kanila no bilang booster shot? Sa ngayon aga 20 to 30 na mga empleyado dito sa East Avenue Medical Center na mga senior citizens ang babakunahan at ang bakuna na supply ng brand na nandito ay Pfizer at Sinovac. Nagsagawa na nga ng ceremonial vaccination ng booster shot para sa mga A2 category o senior citizens dito sa East Avenue Medical Center. Ayon kay Department of Health Secretary Francisco Duque III, sinimulan na ng pamahalaan ng pagbabakuna sa senior citizens dahil sa stable na supply ng COVID-19 vaccine sa bansa. Maaaring pumili ang mga senior citizens ng bakuna para sa booster shot kung kaparehong brand o homologous booster o ibang brand na tinatawag na heterologous booster. Dito sa Metro Manila, nabanggit naman ni Chairman Avalos na pareho ang magiging paraan ng registration at proseso para sa booster shot. At magpaparegister pa rin sa mga LGU ang mga senior citizen para makakuha ng schedule. At sasailalim sila sa screening at kinakailangang makatanggap na din sila ng primary series ng bakuna sa nakalipas na 6 na buwan. Sa higit 1 milyong senior citizen sa Metro Manila, nasa higit 900,000 na ang fully vaccinated na posibleng tumanggap ng booster sa mga susunod na buwan. Samantala na banggit din o nagkaroon din ng paglilinaw si Secretary Duque ukol sa booster shot na tatanggapin ng senior citizen at ang third dose na pinaplano para sa mga immunocompromised. At ginagamit niya ang booster para sa mga nakakumpleto ng primary series at nagkaroon ng pagtaas ng antibody level. Habang ang third dose naman ay para sa mga nakatanggap ng primary series ngunit nananatiling mababa ang antibody level kaya kinakailangang bakunahan ng third dose. Yan ang latest live. Balik sa'yo aga. Alright, maraming salamat JP Nunez. Nagsimula ngayong araw ang pilot implementation ng limited face-to-face classes sa mga piling pribadong paaralan sa bansa. At para sa detalye may live report, si Janice Inhente. Janice, saan-saan itong mga lugar at kumusta naman so far ang unang araw? Ella, initially maayos naman na nasusunod ang mga itinakdang health protocols ng Department of Education sa mga pribadong eskwelahan sa unang araw ng physical classes nito ngayong araw. Sa Oxmont Memorial Academy sa Kalinog, Iloilo, makikitang pagpasok pa lang ng mga estudyante sa eskwelahan ay pinadadaan muna ang mga ito sa sanitation station para maghugas ng kanilang kamay. Dumaan rin ang mga bata sa temperature check, foot bath at nag-log sa contact tracing form bago pinapasok sa kanilang classroom. Makikita rin na nakasuot ng personal protective equipment ang mga school staff para umasiste sa mga bata na nagbabalik eskwela. Sa St. Moriah Christian Academy naman sa Leyte, last week pa lang ay nagsasagawa na ng orientation at class simulation ng paaralan sa pagbubukas ngayong araw. Ilan pa nga mga eskwelahan nagkasama ngayong araw kung saan tig-tatlong private schools mula sa Regions 3, 6, 10 at 12 ang kasama ngayon na magpi-physical classes habang tig-dalawang participants naman sa Region 1 at 8 at tig-iisa sa Region 7, 9, 11 at Caraga Region. Samantala, isang paaralan sa Antique na kasama sa listahan ng 20 private schools na inilabas ng DepEd ang hindi na muna tumuloy sa physical classes ngayong araw. Sa isang text message, kinumpirma ni Hernani Escola Jr., ang tagapagsalita ng DepEd Region 6, na hindi na kasama sa face-to-face classes ngayong araw ang St. Anthony's College sa Antique. Yan ay dahil grade 6 at 10 na mga estudyante ang naisana ng nasabing paaralan na mag-physical classes. Pero base kasi sa guidelines ng DepEd, kinder grades 1, 2 at 3 pa lang muna ang pinahihintulutan. Ela, sa ngayon ay hinihintay pa natin ang magiging assessment ng DepEd hinggil sa unang araw ng pilot implementation ng limited face-to-face classes sa mga piling private schools.
Mamaya aalamin din natin kung ilan ang mga paaralan na tumuloy ngayong araw at ilang mga estudyante ang nakilahok sa physical classes sa mga pilot private schools. Ella? Janice, pareho lang ba ang pagpasok nila? Parang katulad sa public school, sila ay papasok ng 1 week and then after a week, magiging modular naman. Ganun din ba sa pribadong paaralan? Ella, base sa guidelines na inilabas ng DepEd, ito din kasi ang pinagbabasihan din ng mga private schools. Kaya magiging ganun din ang schedule sa mga private school kagaya ng sa public school. Depende sa ipatutupad ng eskwelahan pa rin yan, Ella. Okay, maraming salamat, Janice Inhente, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Aprobado na ng Commission on Higher Education, Bicol, ang pagkakaroon ng limited face-to-face classes sa rehiyon. Mula sa Bicol, my live report, si Alan Manansala. Alan, kailan na magsisimula yung in-person classes sa mga paaralan na pinayagan ng CHET? Aga, magandang tanghali. Depende pa sa magiging pag-uusap ng mga opisyal ng eskwelahan kung kailan sila tuluyang makakapagbukas ng kanilang klase. Base na rin ito sa gagawin nilang aplikasyon na isusumite sa Commission on Higher Education. At ganun na nga lamang aga ay pinayagan na ng Commission on Higher Education Bicol na makapagsagawa ng limited in-person classes sa 15 pampubliko at pribadong universidad sa rehiyon. Pinayagan na mag-reopening, phase reopening, phase reopening of campuses of HEI for limited face-to-face classes for all programs. Actually, noong March, nagsimula na ito po doon lang sa Allied Health. Ang hinihingi po ng CHET ay fully vaccinated students, faculty, and staff, no? Fully vaccinated. Aga, binigyang diin ng Commission on Higher Education para makapag face-to-face classes, kailangan may herd immunity o 90% bakunado ang mga estudyante, teaching and not teaching personnel. Kailangan mayroon itong go signal at pakikipagtulungan sa local government unit. Kabilang sa pinahihintulutan sa in-person classes, ang dalawang paaralan mula sa Camarines Norte, 6 sa Camarines Sur at 7 sa Albay. Habang dalawa sa malalaking government hospital sa Bicol, ang tatanggap ng mga postgraduate intern para sa kanilang OJT. Paalala na lamang aga ng CHED, ang mga estudyante at faculty member na hindi pa magpapabakuna o hindi pa nababakunahan ay magkakaroon naman ng flexible learning modality, online at offline classes. Aga. Okay, maraming salamat, Alan Manansala. Narito po ang MCGI Cares, The Legacy Continues Update. Halos 2 taon nang sumasailalim sa new normal setup ng pag-aaral ang mga mag-aaral sa bansa dahil sa nararanasang pandemya. Gaya ni Rose Oberita ng Gonzaga, Cagayan, na ayon sa kanyang guro ay isang matalinong bata. Subalit nagkakaroon ng problema sa pag-aaral dahil nakikigamit lamang ng gadget upang makapasok. Tunghaya naman po natin ang naging pagtugon ng MCGI sa pangangailangan ni Rose mula sa ulat ni Sister Kitchi Cipriano. Yes, Sister Kitchi. Yes, magandang tanghali sa iyo, Brother Aga.
isa sa mga sektor na lubos na pinaka-naapektuhan ng pandemya ay ang edukasyon, particular na ang mga mag-aaral. Kaya para sa isang guro at ina na gaya ni Inang Jennifer, hindi siya papayag na mahinto ang kanyang ipinagmamalasakit na estudyante. Panoorin po natin ito. Ang mga guro ang tumatayong pangalawang magulang ng mga mag-aaral pagtungtong ng paaralan. Isa dito si Ginang Jennifer Paneda, Teacher 3 sa Tapel Elementary School sa Bayan ng Gonzaga, Cagayan. Bilang isang guro at ina rin ng tahanan, nababahala siya sa kanyang 8 taong gulang na estudyante na si Rose Hazen Lee Overita. Wala kasing sariling ginagamit na gadget ang bata habang dumadalo sa online classes. Napag-alaman ko na ang batang ito ay nakikigamit lang po ng cellphone ng kanyang tita para makadalo ng online class namin. Naghihinayang din po ako sa kanya na minsan hindi po siya nakakadalo kapag wala na po yung tita niya kasi isa rin po siya sa ikinukonsider ko na matalino na mag-aaral ko. Maglalako ng kakanin ang nanay ni Rose Hazen Lee, samantalang nakikisaka naman ang kanyang tatay. Pinagkakasya lamang ng kanyang mga magulang ang kakarampot na kinikita, maitawid lamang ang pangangailangan sa araw-araw. Bunsod nito, hindi sila makabili ng tablet na matagal ng kahilingan ng kanilang anak. Masakit dahil hindi namin na ibibigay yung gusto niya. Pasasalamat ko sa Diyos dahil ang anak ko naman ay madali lang naman natututo. Kahit wala siyang cellphone, gadgets na ginagamit. Kung tinuturuan ko siya, madali lang naman siyang natututo. Dahil sa nakalulungkot na kalagayan ni Rosie Zenly sa pag-aaral, nakipag-ugnayan si Ginang Jennifer sa Members Church of God International o MCGI upang kahit sa maliit na paraan ay makatulong sa kanyang mahal na mag-aaral. Naisipan ko pong ilapit si Rosie Zenly sa MCGI para mabigyan po siya ng tablet. Sana maggamitin niya po na ito ng maayos, gamitin niya ito ng makabuluhan. Isa si Ginang Jennifer Paneda na nagpapatunay ng totoong pagmamahal ng isang guro sa kanyang estudyante. Nagsisilbing pangalawang magulang sa eskwelahan. Dahil MCGI cares, agad tinungo ng mga kapatid sa MCGI ang lugar ng mapagsumikap na mag-aaral upang bigyang katuparan ang kanyang munting pangarap. Isang bagong tablet ang ipinagkaloob ng grupo kay Rose Hazen Lee upang magamit niya sa online schooling. Dinagdagan pa ito ng libreng grocery items mula sa MCGI Free Store upang maipangdagdag naman sa kanilang pangangailangan. Maraming salamat sa Diyos dahil natupad na po ang aming pangarap na magkaroon ng tablet ang anak ko po. Napakalaking tulong po. May magagamit na po ang aking anak. Maraming salamat po sa inyo. Lalo-lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po ako ng marami sa Diyos, una sa lahat, at sa MCGI Cares dahil nabigyan po ng pag-asa o pagkakataon na magkaroon ng sariling cellphone or tablet itong pinakamatalino kong pupil, at least magkakaroon na siya ng pagkakataon na pakapag-aral na mabuti. At higit sa lahat, napakalaking tulong po sa kanilang pamilya kung ibinigay niyo pong tablet at mga groceries para sa kanilang pamumuhay. Hindi naman maitago ni Rose Hazen Lee ang kanyang tuwa dahil sa sorpresang handog ng MCGI sa kanya. Masaya po akong ate. Salamat po sa Diyos at natupad rin po ang pangarap ko. Maraming salamat sa Diyos na maging kabahagi sa pagtulong sa ating mga kapwa na nangangailangan. At kayo'y palaguin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman ng amin sa inyo. 1 Tesalonica 3:12. Milyong salamat sa Diyos! Brother Aga, masarap masaksihan na may mga taong natutong magmalasakit at naging instrumento ng Diyos
upang matulungan ang mga nangangailangan. Naway mas marami pa ang maabutan ng tulong, lalo na ang mga naghihikahos sa buhay. Samantala, nagsagawa ng feeding program ang mga kapatid sa MCGI kani-kanina lamang. Umabot sa 200 recipients ang napakain natin ng masarap na breakfast meal na inihandang may pagmamahal. Nasa aking likuran naman ang iba pa sa ating mga kamalasakit sa pagkakawang gawa. Naghahanda po sila upang paglingkuran pa ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng MCGI Free Store Activity na isasagawa naman mamayang alauna ng hapon. Kaya naman maraming maraming salamat sa Diyos sa bawat pagkakataong bigay. Brother Aga, yan muna po ang update live mula po dito sa Alcala, Cagayan. Ako po si Sister Kitsi Cipriano. MCGI Cares, the legacy continues. Works of faith, hope and love for the glory of God. Balik po sa iyo at magandang tanghali. Maraming salamat sa Diyos, Sister Kitsi Cipriano. Sa awa at tulong po ng Panginoon, kasama rin sa bibigyang tugon ng MCGI ang mga munting kahilingan ni Bel Abrasada at Connie Menes mula Puerto Princesa, Palawan, Fredeline Alegre at Conrado Melanio mula Rizal, gayon din sina Teresa Marapia, Geraldina Mirandilla, Jose Uriza Jr., Ronald at Robert Dilao mula naman sa Cavite. Ang pagtulong po sa kapwa ay walang pinipiling panahon. Ating samantalahin ang bawat pagkakataon na makapag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. At ito po ay patuloy na pinagsisikapang maggawa ng Members Church of God International sa awa at tulong ng Diyos mula noon hanggang ngayon na may krisis dahil sa pandemya. Pagtulong na walang pinipiling lahi, kulay, relihiyon o kalagayan sa buhay dahil MCGI Cares, the legacy continues, works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat sa Diyos. Ayon sa Department of Agriculture, ayon pa sa DA, tumataas na rin ang demand ng baboy dahil sa papalapit na holiday season. Para sa kabuuan ng detalye, narito ang ulat ni Aileen Cerudo live. Aileen, magkano na ang bentahan ng baboy sa mga pamilihan? Sa Mega Q-Mart, ayon sa preliminary report ng Department of Agriculture, ang presyo kada kilo ng kasim naman ay pumapalo sa 350 hanggang 360 pesos. Sa Commonwealth Market, 310 hanggang 320 pesos kada kilo ang presyo ng niyempo at 350 hanggang 360 pesos kada kilo ang kasim. Nasa 390 pesos kada kilo ang presyo ng niyempo, habang nasa 300 to 340 pesos kada kilo ang presyo ng kasim sa Malabon Central Market. Sa Muñoz at Guadalupe Market naman, umiikot sa 360 pesos hanggang 380 pesos kada kilo ang presyo ng yempo, habang nasa 320 at 330 pesos kada kilo ang presyo ng kasim. Ayon sa Department of Agriculture, kulang pa rin ang supply ng baboy dahil sa epekto ng African Swine Fever. Samantala, babayaran na ng DA ang mga hog raisers na hindi pa natatanggap ang kanilang indemnification fund. 461 million pesos ang budget na nakalaan sa mga natitirang hog raisers. Makakatanggap sila ng 5,000 pesos kada baboy na kasama sa depopulation ng kagawaran sa gitna ng banta ng African Swine Fever. Balik sa iyo, Ella. Aileen, kung meron tayong shortage sa pag-ano ng baboy, ano, meron bang posibilidad na mag-aangkat tayo ng baboy sa ibang bansa? May posibilidad po. Actually, may mga importation na ginagawa ang Department of Agriculture para magkaroon tayo ng sapat na supply ng baboy. Alright. Maraming salamat, Aileen Cerudo Live, na nag-uulat mula sa Rizal.
Inaiimbestigahan sa Kamara ang umano'y maanomalyang pagbebenta ng lupa na pagmamay-ari ng Philippine Orthopedic Center. Ito ay sa gitna ng nararanasang pandemya sa bansa. Narito ang live report ni Nel Maribuho. Nel, ano yung kine-question dito ng mambabatas na nagsusulong maimbestigahan ang Philippine Orthopedic Center? Yes, aga, batay sa resolusyong inihain ni ACCIS Party List Representative Rowena Niña Taduran, ang pagbebenta ng lote ng pagmamay-ari ng Philippine Orthopedic Center ay questionable. Ayon sa mambabatas, tila minadali ang pagbebenta ng property sa gitna ng nararanasang pandemya at nakatanggapan niya sila ng impormasyon na may tumulong pa na isang opisyal mula sa Local Registry of Deeds na malapit ng magretiro. Pinatitignan sa Kamara ang naturang transaksyon kung ito ay legal, lalo na ito anya ay pagmamay-ari ng gobyerno. Ayon pa sa mambabatas, may hawak sila ngayon na kopya ng dokumento na nagpapakita na noon pang 1947 ang POC ang siyang nagmamay-ari ng dalawang lote na katabi lamang na kasalukuyang kinatatayuan ng ospital sa Quezon City. Inirefer na ng House Leadership sa House Committee on Health ang resolusyon para sa investigasyon. Hilingan rin ni Taduran sa komite na ipatawag ang mga taong sangkot sa umano'y manumalyang transaksyon na pagbebenta ng property ng isang government hospital. Balik sa iyo, Aga. Matt Nel Maribuho. Ipiniliwanag ng Department of Health na hindi pa lahat ng kabilang sa A3 sector ay kasama na sa maaaring makatanggap ng kanilang booster dose simula ngayong araw. Nasa telepono si Aiko Miguel para sa kabuuan ng ulat. Aiko, sino lang ba ang mga kasama sa makakatanggap ng kanilang booster dose sa hanay ng A3 sector? At kailan naman yung natitira pa sa A3 sector? Yes, Ella, ang mga kasama lang sa kanilang hanay ay ang mga A3 o persons with comorbidities na nasa immunocompromised state. Ibig sabihin, ito ang mga nasa immunodeficiency state, people living with HIV, may active cancer o malignancy, transplant patients, at mga pasyenteng nasa immunosuppressive treatments. Ayon nga sa Department of Health, Ella, ito pa lamang sa A3 sector ang kabilang sa tatanggap ng kanilang third dose dahil sila ang nangangailangan o prioridad mabigyan ng dagdag proteksyon. Ito ay dahil posibleng bumaba na ang bisa ng kanilang natanggap na COVID-19 vaccine pagkalipas nga ng o lagpas ng 6 na buwan. Iaanunsyo na lang din ni Ella ng National Vaccine Operations Center o NVOC kung kailan naman ang third dose ng mga natitirang kabilang sa A3 sector. Pinapayuhan naman ang mga kabilang sa nasa listahan ng DOH na tumanggap ng kanilang third dose o tatanggap ng kanilang third dose na makipag-ugnayan sa kanilang local government unit para sa schedule nga ng kanilang pagpapaturok ng third dose. Kailangan lang din dalhin ang kanilang vaccination card, katunayan na sila ay fully vaccinated na at handang tumanggap ng kanilang third dose, Ella. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. Aiko Miguel live na nag-uulat mula sa Quezon City. Libo-libong rallyista ang dumalo sa mga protest movement sa Australia upang tutulan ang COVID-19 restrictions. May report si Charisse Longbowen. Nakiisa ang maraming Australians sa Worldwide Rally for Freedom na isinagawa sa mahigit 100 syudad sa buong mundo nitong nakalipas na weekend. Tinututulan ng mga taga-Victoria ang bagong pandemic law na isinusulong ni Premier Daniel Andrews sa pagtatapos ng State of Emergency Laws ng Estado. Sa proposed pandemic bill, mapupunta sa pinuno ng Estado ang karapatang magdeklara ng pandemic. Ang Health Minister naman ang magdedesisyon kaugnay sa mga hakbang na ipatutupad kung may pandemya mula sa Chief Health Officer. Pangunahing dahilan naman ng libo-libong protesters na nagtipon sa Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth at Melbourne ay ang pagtanggi sa vaccine mandate na ipinatutupad sa iba't ibang uri ng manggagawa. Ayon sa mga nagprotesta, ayaw nilang dinidiktahan sila kung paano nila haharapin ang paglaban sa virus. Para naman sa isa nating kababayan, importante ang bakuna para sa kaligtasan dahil totoong may virus na kumakalat. Ako bilang isang citizen dito sa Australia, ang masasabi ko lang,
hindi naman ako pro-vaccine, pero may virus kasi talaga na kumakalat na kailangan nating ma-secure din yung ating sarili para hindi tayo mahawa. Dahil nakikita naman natin na talagang may threat ng virus na hindi natin maiiwasan na pwede tayong mahawa sa kalagayan ng panahon natin ito. Cherise Lomboen, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimulan na ang pagluluwag ng ilang COVID-19 restrictions sa Singapore. Kaalinsabay ito ng transition phase ng bansa ngayong araw. Narito ang ulat ni Annie Mancilla. Pahintulutan na ang pagtitipon hanggang 5 fully vaccinated na magkakasama sa iisang sambahayan. Bahagi ito ng pagbabalik sa transition phase ng bansa. Patuloy namang susubaybayan ng pamahalaan ang mga pagluluwag na ito upang matiyak na stable ang kalagayan ng bansa kontra COVID-19. Inaasahang mas maisasagawa ang planong maibaba sa mas maluwag pang COVID-19 measures ng bansa bago matapos ang taon. If the overall situation remains stable, our healthcare system remains stable, we can consider the next series of moves, say, around end of December. Kalinsabay naman ang pagluluwag na ito simula November 29, bukas na ang Vaccinated Travel Lane o VTL sa pagitan ng India at Singapore. At may daily flights mula sa mga lungsod ng Chennai, Delhi at Mumbai. Ani Mancilla, UNTV News and Rescue, Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas na sa publiko ang bagong kabit na free Wi-Fi ng Department of Information and Communication Technology sa Masbate. Mula sa Masbate City, My Live Report, si Jerry Galicia. Jerry, gaano kabilis itong internet connectivity na inilagay dyan sa park at gaano karami yung maaring makinabang dyan sa free Wi-Fi? Dalawang access points at nasa 500 ang maaaring makakonect ng libre sa libre Wi-Fi ng sabay-sabay. Simula nang buksan ito sa publiko noong Biyernes, marami na nagtutungo dito sa Municipal Park ng Mobo upang makagamit ng free Wi-Fi. Karamihan sa mga nakikinabang dito ay mga estudyante, nag-o-online class at mga trabaho nating negosyante na kailangan ang internet. Bukod sa mga ito, nag-e-enjoy din sa Wi-Fi sa parke ang mga turistang namamasyal dito. Meron ding apat na computer desktop sa third floor ng municipal building ng Mobo na libre ding magagamit ng mga estudyante, maging ng mga estudyante sa pag-research o kung may kailangan silang tawagan online. Yan muna ang latest mula dito sa Mobo Masbate. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Jerry Galicia. Apat na miyembro ng PNP Special Action Force ang tumanggap na medalya ng sugatang magiting na personal na ipinagkaloob sa kanila ni PNP Chief Jonardo Carlos. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang mga staff members matapos pasabugan ng improvised explosive device ng Communist Terrorist Group noong Sabado. At mula sa Tacloban City, may live report si Cyrix Remanes. Cyrix, bukod sa parangal, ano pa ang ipinagkaloob sa mga sugatang PNP staff? At may naiabot na rin bang tulong sa 2 staff member na nasawi noong Sabado? Yes, Ella, binigyan ng mga ito ng mga paunang 10,000 cash assistance ni PNP Chief Jim Jonardo Carlos nang bisitahin nga nito sa EVRMC or Eastern Visayas Medical Center ang mga nakaligtas sa nasabing insidente. Nangako din ang hepe ng pulisya, Ella, na magbibigay pa ito ng karagdagang tulong lalo na sa mga pamilya ng 2 nasawing ESF trooper.
ELAC personnel nga nagpunta, si PNP Chief Jonaldo Carlos kahapon sa apat na miyembro ng PNP Special Action Force na nakaligtas sa pambubomba ng mga pinaghihinala ang grupo ng mga rebeldeng komunista sa Gamay Northern Samar nitong Sabado. Nagtamo ang mga ito ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil sa IED. Matapos alamin ang kanilang kondisyon sa Eastern Visayas Medical Center, pinagkalooban ng medalya ng sugat ang maghiting ni PNP Chief Carlos sina Police Lieutenant J.R. Remorin, Police Lieutenant Jason Banganan, Patrolman Rubin Ringgor at PSSG Cristobal Hinacha. Bukod dito sa medalyang tinanggap ng mga PNP SAF troopers, tumanggap din ang mga ito ng 10 pisong cash mula kay Chief PNP. Narito ang pahayag ng Happy ng Pulisya. Hindi ako nag-attend niya. Konsensya na ha. Hindi ako nag-attend. Pero you are lucky. You have God's grace. At the end of the day, you just thank God for your life. Ella binisita rin ni General Carlos sa morgue ang dalawang SAF member na nasawi sa pagpapasabog ng mga teroristang grupo. Sabado ng umaga nang nagsasagawa ng combat operation umano ang mga SAF troopers nang atakihin ito ng mga rebelde. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Cyrix Remanes, live na nag-uulat mula sa Tacloban City. Pinarangalan ng Luminary Award ang hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa maigting na kampanya nito kontra illegal na droga. Narito ang report ni Asher Kadapan Jr. Ilang kawanin ng pamahalaan at individual sa pribadong sektor ang pinarangalan ng Outstanding Filipino Luminary Awards 2021 na ginanap sa Pasay City noong Biyernes ng gabi. Kinilala ng naturang award-giving body ang mahalagang kontribusyon sa bansa ng mahigit 30 personalidad mula sa iba't ibang larangan ng pagbibigay serbisyo at inspirasyon sa gitna ng pandemya. We are praising all those Filipinos who have inspired us, the civic community leaders, the movers that have inspired this community during the pandemic. This is for the benefit of the White Cross Orphanage and the End Polio Now program of the Rotary Philippines. Kabilang sa mga nakatanggap ng Outstanding Filipino Luminary Award ay si Philippine Drug Enforcement Agency Director General Wilkins Villanueva. Matapos ang dalawang dekadang paglilingkod sa pamahalaan sa ilalim ng anti-drug law enforcement, pinarangalan ng PIDEA Chief dahil sa pangunguna nito sa Barangay Drug Clearing Program. I would like to thank the SPCOM for giving me such award. Itong Luminary Award is given to individuals na nagbigay ng impact sa buhay, sa nagbigay ng ilaw sa mga buhay ng communities ng mga tao. And luckily, na-consider ako as one of those light-giving person sa ating mga communities. Hangad ni Villanueva na maging drug-resistant ang lahat ng mga komunidad sa bansa sa taong 2030. Kabilang dito, sina Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar, performing artist Ima Castro, Quezon City Task Force Disciplina Head Ranulfo Lodovica at Mrs. Tourism Universe 2021 Hemelin Escudero Tamayo. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mga kasangbahay, kung mayroong kayong hindi napanood na balita o nais nyo muling mapanood ang CNews, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna po ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahang makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito po ay isinasagawa Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi, oras po yan dito sa Pilipinas.
Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas po ito sa lahat, ano man ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayong manalangin sa Diyos gabi-gabi. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Filipos, Kapitulo 2, Versikulo 13, na nagsasabi, "Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa Kanyang mabuting kalooban." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.